welcome to my vlog. I am Rosendo Alejandro Macabenta III. Don't forget to subscribe this channel and click the notification bell para lagi kayong updated sa mga videos ko. Our today's video is all about the youth empowerment amidst pandemic. Alam nyo ba, mula nung nagkaroon ng pandemya, marami sa atin ang higit na naapektuhan kabilang na dito ang ating mga kabataan. Hindi naging madali para sa ating mga kabataan ang pagbabago ng sistema ng edukasyon. Nagkaroon ng new normal education, modular learning, online class, kung kaya't hirap ding mag-adjust ang ating mga estudyante sa kanilang pag-aaral. Ngayon, narito tayo sa barangay New Barbacan na kung saan maghahanap tayo ng isang estudyante na makakapanayam na nag-aaral sa gitna ng pandemya. Tara, samahan niyo ako. Tao po! I love it! Hello! Pwede kitang ma-interview? Sige pa. Nag-aaral ka ba? Anong grade ka na? 6. Ay, 7. Grade 7. So, nagmo-module ka. Meron na akong katanungan sa'yo bilang isang estudyante. So, ano yung mga naging challenges sa iyong pag-aaral sa gitna ng pandemya? Hirap kasi, minsan, pag na-module ako, maraming dadaan physical, minsan di ko naiintindihan, tapos minsan nakas mama, tapos makakalimutan ko, sasagot ko. Challenge ako. Hirap din kasi, walang mag-explain sa'yo ng teacher, Hirap. Challenge sa'yo. Bilang estudyante, kung gusto mo kapag tapos, kahit anong pampagsubok na nalaras mo, sisikap ka. Sabi ko lang, kahit sa gitna naman tayo ng pandemya, magpatuloy pa lang pag-aaral para maabot ang ating pangarap. Hindi naging madali para kay Giselle ang mag-aral sa gitna ng pandemya. Ngunit hindi siya nagpatinag sa mga pagsubok sa kanyang pag-aaral, bagkos patuloy pa rin ang kanyang pagkatuto. Dahil ayon sa kanya, hindi hadlang ang pandemya sa pag-aaral upang maabot ang kanyang mga pangarap. Kaya, para sa mga kabataang katulad ko at tulad ni Giselle, huwag tayong sumuko para sa ating pangarap. Palagi nating tandaan, ang kabataan ay pag-asa ng bayan.